Hello guys, magbabalot ako ng ginawa ko, skinless langganisa. This is keto version. So, ang inilagay ko lang dito is Himalayan salt, pepper, garlic powder, and erythritol. Tsaka konting-konting toyo. So, iro-roll lang natin siya sa ganito, guys. Yung glad wrap. And then, ipipress lang natin siya. Kita ba? Palitan ko yung stand ko. Nakatingala eh. So, yan. Para kita. Kita na. Yan. So, ito guys, para lang tayong magbabalot din ng lumpia, kaya lang, ang gagamitin natin is glad wrap or yung plastic. Dito natin ng konti. Mga isang kutsara at kalahati siguro ang isang piraso. Actually, halagang 100 plus lang yung binili ko na giniling. Pero ang dami ko nagawa guys, papakita ko sa inyo. So ito, iro-roll lang natin siya guys. Haba ng plastic ko. Ganyan. Diba? Iro-roll lang natin siya. And then, i-freezer nyo. Pag ipiprito nyo siya, so, ayan na. Ano na yan? Buo na yan. Pag ipipreser niyo siya, buo na siya. And then, kaya na kailangan galing siya sa freezer, iprito niyo. Huwag niyo nang pakuluan. Diretso prito na. So, simple-simple lang to guys. This is keto longganisa, ha? Why keto? Kasi yung ginamit kong asukal is erythritol. So, keto modified siya. Yung sa mga high carbs na longganisa, ang ginagamit nila is yung sugar talaga na ordinary. So, hindi pwede sa atin yon since keto tayo. So, ito, keto longganisa siya. Madali lang to guys. Pangalawang gawa ko na to, kaya lang yung una kong gawa is nilagyan ko ng egg. So, ito ngayon, hindi ko na siya lalagyan. Kasi nung yung nilagyan ko ng egg noon is para siyang lumpiang Shanghai. So, ganyan lang siya guys. Tapos, eto. Eto, pwede siya sa dirty keto. Kasi nga, ito, lumpiang Shanghai to. Biruin nyo guys, ang binili kong giniling is worth 125 NT. And hindi ko alam kung ilang kilo kasi iba ang timbangan dito eh. So, nakagawa ako ng tatlong klase ha. Ito, lumpiang Shanghai to. Iisang timpla lang yung ginawa ko. And then, hinati ko lang siya. Ito is panglanggunisa ko nga. So, itong panglumpiang sariwa ko is nilagyan ko siya, nag-grind ako ng sibuyas, celery, and kaprasong carrots. Isinama ko siya dun sa meat and then nilagyan ko to ng egg. Ito may egg to and then binalot ko. So ito, lumpiang Shanghai. Pasok to sa dirty keto or kung low carbs kayo, pwede na rin siya. Basta siguro mga dalawa lang yung kainin natin. Huwag naman madami kasi ano pa rin to, may carbs pa din siya. Kaya nga hindi to siya allowed sa strict keto. Kung dirty keto kayo, okay lang kayong kumain ito. So wag lang masyadong madami, moderation pa rin. Every food na kakainin natin guys, moderation lang. Kahit pa siya strict keto or ano. So, ito pa yung another version ko na nagawa. May sobrang balutan. So, nag-roll ako ng cheese. Ginawa ko siyang cheese stick. So, ito yung ginamit kong cheese, cheddar cheese. Nag-slice lang ako ng dalawang piraso and then ni-roll ko siya. So, ito kanina guys, may video ako na nag-isa ako ng gulay na gagawin ko nga siyang lumpia. So, ito yon. Kumuha din ako ng konting giniling doon sa minarinate ko and then repolyo, ang ginamit ko dito, repolyo, celery, carrot. Same lang ng gulay. Nagawa lang ako ng iba pa kasi para hindi ba nakakasuya, hindi puro lumpia siya nga, hindi puro langgunisa, hindi puro lumpiang gulay. So, sa 125 guys, ang dami kong nagawang variety.
ito, itong lumpiang gulay ko, is pasok pa din siya sa dirty keto. Since ito, wala tong kamote, hindi siya gaano talaga ka, ano, ka high carbs. Kumbaga, yung carrots ko is kapraso lang din, and then celery and repolyo is pasok naman siya sa keto. So ito, considered as dirty keto kasi sa balutan, and sa low carbs, okay na okay siya. Ayun, gaya ng ano, sinasabi ko, eat moderation lang. So, eto na. Balutin ko na uli yung ating keto longganisa. Madali lang mag-keto, guys. Basta matyaga kayong mag-prefer ng food nyo. And ma-enjoy nyo siya talaga. Kasi pwedeng-pwede natin kainin kung ano yung kinakain nila na mga high carbs. Kung ano yung dati nating pagkain nung hindi pa tayo nagkikito, pwede pa rin natin kainin. Yun nga lang, magtsatsaga kayo na maggawa ng para sa sarili nyo. Or talagang imo-modified nyo siya. Ano yung modified? I-convert nyo siya sa pang-keto or pang-low carbs man kayo, kung low carbs kayo. Paano mag-modified? So, aalisin natin yung mga ingredients na bawal sa atin, kagaya ng asukal dito sa langgunisa ko, which is bawal sa keto natin, di ba? Sa low carbs, bawal na bawal ang matamis. So, ang ginamit ko is erythritol. So, ayun, kaya siya naging keto modified. And then, ang soy sauce ko is tawag doon, yung ordinary soy sauce. So, konting-konti lang yung nilagay ko, guys, para lang siya magkulay ng konti. As in, konting-konti. So, kung wala tayong coco aminos, okay lang gumamit ng soy sauce. Basta hanggang 2 tablespoon lang yung maximum natin. Hindi yun maka-affect sa diet natin. Na ano ko yan kay Dr. Berg. Na okay lang. As long as hindi ganun kadami yung amount niya, okay lang. So, ninipisan ko kasi nung nakaraan makakapal yung gawa ko mas maganda yung ganito lang, diba? Parang kasi laki lang siya ng hotdog or sausage. So, ang dali lang, guys, diba? Kanina pa yan nakamarinate, kaya pag nagmarinate kayo, medyo patagalin nyo siya na mga 30 minutes para kumapit yung lasa niya. Ganyan ako magluto, minamarinate ko talaga muna siya. Anything na lulutuin ko, it's either imarinate ko siya or isangkot siya. Kung hindi ko man siya namarinate, sinasangkot siya ko siya ng medyo matagal kasi para kumapit yung lasa niya. Mga isang kutsara mahigit, guys, yung i-ano nyo, ilagay nyo. Para hindi naman siya masyadong kaunti. Sakto lang. So, ito, pag pinrito nyo, iikutin nyo lang din yung plastic. Madali. Diba, ang mahal-mahal ng ang mahal-mahal na mga skinless. Ganito lang siya kadaling gumawa, guys. Kesa bumili kayo. At least, alam nyo kung ano yung timpla na gusto nyo. And sigurado kayo na yung ingredients na ginamit is pasok sa diet natin. So, ganyan lang. Yung lumpia, hindi ko na pinakita kasi ano naman yun eh. Common naman yun eh. Diba? Madali namang magbalot ng lumpia. So, yung timpla nito is parang isa lang. Nag-iba lang siya kasi may doon sa Shanghai, nilagyan ko ng gulay. And then, itong langgonisa is pure meat lang siya. Bali, garlic to. Garlic langgonisa. Kasi nilagyan ko siya ng garlic powder. May tamis din kasi nilagyan ko nga ng erythritol. So, dali lang, guys. Para lang kayo nagbalot ng ano. Pwede nyo yan siyang i-stack ng matagal kahit basta nasa freezer siya. Edi kung nagtatrabaho kayo, may pambaon-baon kayo. At least own made nyo. Sure kayo kung anong klase yung kakainin nyo na sariling gawa nyo.
Pwede nyo nga gawin business to, guys, eh. Kung marami kayong mga kaibigan na nagkikito, pwede kayong gumawa nito pambenta. Pwede kayong kumita dito. Or kung gusto nyo naman, kahit hindi pang keto, so, ganun lang kadali yan. Timplahan nyo lang siya ng asin, paminta, asukal. Kung hindi pang keto, yung regular na asukal sa atin. Oh, tapos toyo, yung garlic powder. Ganyan, tapos balutin nyo lang ng ganyan. Skinless nga lang. Hindi na yung gagamit ng bituka ng baboy. Mas gusto ko nga skinless kasi ayaw ko ng yung pinambabalot na galing sa baboy. Mas gusto ko pa yung ganyan. So, nakagawa ako ng 9 piraso. So, ulaman na rin yan. Sa halagang 125 na ginili nga, ang daming unagawa. 3 klase. Nilagyan ko nga lang ng gulay yung iba. Diba guys? Ganyan lang. Ito, malaki pa nga itong plastic ko na ito eh. Pwede nito yung medyo maiksi lang gamitin nyo. Tansyahin nyo lang yung sukat niya. Actually, pwede kong gawin sana yan na lahat skinless. Kaya lang, gusto kong kumain ng lumpia. Tsaka para di naman nakakasawa, iba-iba. Sampung pa pala yung magawa ko, guys. Dalawang pa yun. Mga gustong mag-business dyan, ganito lang, kasimple, gumawa ng skinless longganisa. So, depende yon sa inyo. Kung gusto nyo pang keto or yung ordinary, gawin nyo. Palit na lang palit yung gawa ko. So, ito siya, guys. Pailalim ko yung maliit. Malaki yung nauna. Ito na siya, guys. Skinless natin. So, thank you sa mga nanood. Subscribe nyo yung video channel ko. Pa-like and subscribe para naman para sa ating lahat yun, guys. So, ito na ang ating Keto Longganisa Low Carbs. Pa-subscribe po. Salamat sa lahat ng mga nanood.